hungry, my friend? I'm hungry. Wala akong breakfast, wala akong lunch. Sino may kasalanan? Ako naman. Ben, linaw ng camera. Thank you, Dubai. Aww. Enjoy mo yung souvenir mo, okay? Okay. And God bless you dito sa Dubai. Mabuhay ang mga Pilipino dito sa Dubai. Andito po tayo sa Happy Grassland. Restaurant. Anong place to, sir? Anong? Sharjah po. Sharjah, Dubai. UAE. Sharjah, UAE. Yes. Sir John. Yeah, John na lang po. John. Yes. Taga saka sa Pinas? Pasig. Pasig City. Ayan. Rai. So, Rai, si Sir John, isa sa mga hinahangaan natin sa PBA Moto Club. Kasi isa siya sa nagpapataas ng economy ng Pilipinas. Kasi, sir, tinayo mo tong Happy Grassland dito sa Dubai. Yes, sa UAE. Yeah. And, gaano kahirap, sir? As a Pilipino, citizen ka, tapos lumipat ka dito sa Dubai, uh-huh. And then nagtayo ko ng sarili mong negosyo. And nakita ko, sir, ini-employ mo. Puro Pilipino pa. Yes, so, kamusta ang transition? Way back 2013 pa kasi kami dito. So, matagal-tagal na rin. Teka, anong trabaho mo, sir? Nag-start ka? Waiter. As a waiter. Wow! Waiter ako. That's waiter. Sa Pilipinas, Jollibee. That's a nice story, no? Lahat naman tayo nagmula sa Jollibee. Yung iba, yung ilan talaga. Wow, nice. And then, from being a waiter ng Jollibee, tapos naging line cook ako. Line cook sa restaurant. Yes. Tapos nagkaroon ng application sa Bahrain. Bahrain? Yes, Bahrain. Actually, supposed to be Canada, kaso hindi ako nag-push doon, napunta ako ng Bahrain. Okay. So, and then after Bahrain, bumalik ako ng Pilipinas, nag-Nike Philippines ako. Tapos, Nike Philippines. Also yeah. Sports. Yes po. And then, so, yan, mga customer ko yan, sila KG, sila Mark Pingris, sila James Yap. Talaga? Yes po. Yan, si Kuya Miller yan, mga customer namin doon. And then, nasa Philippines pa tayo? Philippines yan. And then, I miss yung kitaan sa abroad. Iba kasi yung kitaan sa abroad na... Oo naman, iba yung dollars eh. Opo. Dito kasi sa abroad, kahit everyday, chicken ulam mo, walang problema eh. So, hindi mo siya po problemahin dito. At the same time, yun. And based on experience, 13 years na sa restaurant. Sir, I mean, kami sa PBA Moto Club, we thank you kasi isa ka daw sa nag-sponsor ng event namin dito. Yes po, yes po. And isang karangalan, sir, na pinili mo kami. The owner was mine. Na makilala ko kayo personally. Talaga, sir. Subscriber niyo ako since one year na. So namin i-broadcast sa mga kapwa Pilipino natin na meron tayong option sa ibang country. Yes, yes, yes. Hindi ibig sabihin na waiter kang Jollibee, eh hindi ka na magpo-progress as business owner ngayon dito sa Dubai. In the higher level po. Oh, yeah. Meron laging option, di ba, sir? Yeah. Share ko lang itong Happy Grassland. Favorite ko tong restaurant na to since way back 2016 na nagpunta ako dito. Ito yung unang kong nakainan na hotpot dito and every time na bumabalik ako dito talaga ako kumakain. Marami silang branches dito. Tanong ko is, bakit yung napili ang Happy Grassland? Sa sobrang dami ng restaurant, bakit Happy Grassland? Yes sir, ano kasi siya, fast moving siya sa mga kabayan. Lalo yung gantong setup, may barbecue ka na, may hotpot ka pa. At the same time, unlimited siya. So people looking for all-in-one, eat all you can. Kasi dito sa abroad, di uso yung word na eat all you can. Buffet kung buffet talaga. So, syempre, love natin mga Pilipino yung pagkain. So, easy siya i-market. And by the use of social media, nakaka-reach kami ng mga iba't ibang lahi din. Kasi ang target namin, di lang Pilipino, more on ibang lahi din. So far, so good. Kasi ako rin nagtayo nito since construction days pa lang. Tuloy-tuloy lang yung progress. And kasi yung goal namin is magdala pa ng maraming customers. We're not stopping to change the menus in the buffet. Laging bago. Balita ko sir, lagi kayong fully booked dito, no? Pagka-weekend. Yes, lagi po pagka-weekend. Marami sila po dito, ayan. Isa sa main sponsor ng event natin. Sir, so, appreciate it. Thank you so much. Welcome. May question ka ba? How's the food? How's the food? It was good. I enjoyed it. My favorite was the fried rice and the chicken sesame. Yeah. Sesame. Chili sesame. Ay, may question ako sa'yo. Total, sabi mo sir, since day one, subscriber ka na ng PBA Moto Club natin. Sino ang favorite PBA Moto Club
members mo? Siyempre yung OG, siyempre. Kayong dalawa. Kala ko OG tayo eh. Actually, nung ano, tumaas yung subscriber ng PBA Moto Club, ang daming naglabasa na clip mo, yung Giants ka na uniform. Ang daming, ano ka, yung galing mo muscore. Ano yun, lagi nasa reels. Sinin ko po, nung nasa PBA hindi sikat, ngayon nasa PBA Moto Club. Hindi, sir. To be honest, sir, sa'yo, yung PBA Moto Club, hindi po namin talaga to gustong sumikat or pinasikat. Yes. Ito po ay sinuport lang po. Kaya parang naramdaman namin na, uy, sinusuport pala tayo. Hindi, let's do it, right? Yes. So, binigay lang natin yung gusto ng tao. Yes. Exactly. So now I know you personally. I can say you're the good person in heart. Kasi sa social media, marami nasasabing tao, di ba? Ay, nababasa mo ba yung mga comments? Yes. Yung mga vlog nyo lahat, napapanood ko. Pag mga ganun, tahimik na lang. Kasi lilipas din naman yun. Diba? Kasi yung tao na, pwede ko sigurong subukan yung baguhin yung perspective nila sa tingin nila sa akin. Yeah. Nag-try naman ako. But kung wala talagang pag-asa yung try ko, at least I did my best. I tried. Yes. Sa mga subscriber ng PBA Moto Club, I invite you to come here in Happy Grassland Shining Restaurant located at Almajastri, Sharjah, Buhera, Corniche, United Arab Emirates. We are open daily from 1 p.m. to 11 p.m. You will enjoy all our foods. We serve Chinese, Korean, and Japanese food. Do you agree, Nico? Sarap, sir. Ako, to be honest, ang daming choices. Hindi ko pa nga try lahat eh, pero lahat nung nasubukan ko, masarap. How about promise. You? On behalf of PBA Moto Club, sir, ilan yung employees mo, sir? Ilan? I have 15 Filipinos. 15 Filipinos? Yes. I support Filipino community. And at the same time, para isa lang kami ng mindset. And I treat them well because I treat them as a family, as a brother. Yeah, picture tayo mamaya, sir. Palabasin mo yung mga Filipino employees. Yes po. Ayun nga din po yung ano ko. Ilalagas ko po sa... Bigyan natin ng ano, souvenir. Yung mga jersey ng PBA Moto Club. Idala po kami dyan. Ito, si Richard Belches. Yeah. Isa sa... Wala ako sa anggulo. Wala ako sa anggulo. Isa ako, naiiniwala ko na isa kang potential na dapat nakuha ka ng drafting. Pinag-usapan namin ni Jay. Napanood ko ba? Napanood ko. Napag-usapan namin, napanood mo? Apo, napanood ko. Okay. Ito si Jerwin Gaco, ang isang example na dapat hanga ako. Dahil nandiyan ka sa spot na yan, kung asan siya before. Itong story ni Gaco ay karapat dapat ipagyabang. Tama, Jay? Tama. Tama. Parang manupayo mo sa isang Richard? Hindi, si Richard, alam mo, nakasama ko yan sa MPBL pa kami. So, tagal na yung magkasama sa isang team. Hindi ko na sabihin kung saan. Talagang nakita ko siya ang potential eh. Masipag na player, alam niya yung role niya. Parehas din kami, hindi kami na-drop. Pero nung time na yun, hindi ako nawala ng pag-asa na makapag-PBA ako, pare. Kasi ikaw nga, ngayon, nakuha agad siya ng, ano, ng Pure Foods. So, papipirmahin siya ng Pure Foods. So, after hindi niya ma-drop, inong time ko, ang tagal ko pa naghintay bago nakapag-PBA ako. Ano lang niya, sipag at tsaga lang yan, basketball pare, walang ano yan. Ang puhunan lang dyan talaga yung sipag mo. Kasi nalalaman ng mga coach yan eh. Sa practice, every practice, sa mga games, yung attitude. Andiyan ka na, tuloy-tuloy mo lang yan. Siyempre, start ka ngayon sa 3x3. Malay mo, pag nagulang yung lineup ng Pure Food sa PBA, di ba? Ma-activate ka, ready ka lagi. Ganun lang naman yan eh. Oo, di ba? Ang tagal kong naghintay. Almost 4 years ako makapag-PBA. Nung nagpa-drop ako, undrafted din ako. Talaga nung nag-PBA ako, sabi ko, at least, sabi ko, kahit anong team, basta may ano, makapag-PBA ako, at least makapag-PBA ako. Yun lang naman ang ano natin. Anong naramdaman niya nung hindi siya undrafted? Oh, yun nga pare. Anong naramdaman mo nun? Dami namin. Tapos mga talagang kilalang school. So baka mag-school based yun itong mga coach, mga pipili, yung mga mag-scout. So doon sa trap combine, ginawa ko pa rin yung best ko kahit minuto lang yung binibigay sa akin na ano. Siyempre may 5v5 po doon, di ba? Oo. So minutes lang po talaga. So binibigay ko pa rin yung best ko na baka sakaling makikita nila effort ko. So talagang kulang talaga sa minuto sa dami ng player. So, oh, ang dami yung nagpa-drop nun eh. Doon pa lang sa ano, drop pick, dapat hindi na po ako pupunta. Kasi talagang nangina na ako nito, sabi ko, parang wala na talaga to. Sabi ni Kuya Ping, tumawag si Kuya Ping, punta ka pa rin. Ano pa rin yan, experience pa rin yan, wala nang mawawala. So sabi ko, sige, pupunta na lang din ako, Kuya. Kahit ano talaga pakiramdam ko, wala na talaga. May ano ako sa'yo, may tanong ako sa'yo. Ito si JJ din, curious to eh. Nung mag-drafting, hindi ka nakuha, umiyak ka ba? Yes po, pag-uwi ko, tapos... Parehas kayo.
Ako nga, ayoko nang ubas doon sa tent eh. Ano ko muna yung ibang tao, pinaalis ko na para sabi ko, para hindi ako makita. Alam mo yung gano'n, tapos nag-backdoor na lang ako paalis. Totoo yun, pare. Hirap nun, hirap yung time na yun. Bago natawag po lumabas na ako, nalubas na po ako, yung ako, tapos yung mga tao. Kasi last pick na siya. Oo, ano na siya eh. Gawin mong motivation yun. Tama, Jay? Diba? Ikaw nagpahayag, bakit na po nagpahayag? Yun nga, andyan na siya eh. Nandun na sa, nasa Pure Pools team na siya, 3x3. At least kahit paano, doon pa rin siya sa PBA. PBA pa rin yun. Sabi mo sa kanya, in case may ma-injure dyan o magkulang ng players dyan, isa sa inyo iaangat. Diba? Wala pa. Pag-uwi pa lang muna. Oo, diba? No, at least may trabaho pa rin siya. So, ang basketball naman sa PBA, tsaga-tsaga lang yan. Si Abing Patrimonyo ang manager. Oh, ayan o. No? Oh, ayan. Kayong malakas kay Boss Cap. Katerilo niya. Sabi mo dyan, bigyan ng 3 years to. Bigyan ng maximum. So, andiyan ka na sa PBA. Talaga, andahin titingin na sa'yo ng mga teams. In case, di ba? Kasi, kayo naman eh. Kahit nasa team ka ng Pure Post, kung kailangan ng ibang team ng player na kailangan ng laro mo, yun lang naman yun eh. Ito ka na. By the way, 30 po. Ha? 30. Oh, same lang din tayo nung nag-PBA ako, 29-30 din ako. Same. Oo, oh, diba? Ganun din ako noon. Oh, tapos naka dati, no, oh, tapos naka 7 years ako, pa isa siyang taon lang. Diba? Wag mo nang itutok, nakaganun na ako dito. Walang oh, nakasumot. So ayun pare, tiyaga ka lang. Alam mo yung ganun. Ganun talagang buhay player, maraming kompetensya, maraming players. Pero bigay mo lang lagi yung best mo sa laro. Ito naman, hindi naman maglaro to. Diba, opensa, depensa, kahit walang play, talaga nag-hustle player to. Diba? Para siya, ganun naman eh. Rodman, yun ang masarap ng problema. Diba? Binlock pa ako. Harap ka din. Oo, diba, ganun pero naman eh. Pero ako, ang masasuggest ko sa'yo, total 30 ka pa naman eh, meron ka pang... May shooting na nga rin eh. Oh, oh, 3 po, 7-meter, ganun lang naman. Mag-convert ka maging wing. Saka, kaya ano mo lang. 3-4 ako kasi nung nag-PBA ako. Saka yung 3-4 kasi wala naman inside yung puro. Saka ako, pag... Tingnan mo ako ha, 6-6 ako. Pero wala shooting. 3-4. Pero wala shooting. Meron, hindi ko lang tumitira. Hindi, ang maganda sa kanya ngayon, mande-develop niya yung shooting niya. In case may free time ka sa practice, tira na lang tira. Ganun din, ganun din ako eh. Ako dati ganun, wala naman ako shooting eh. Peri-peribita na ganun sa ano eh. Alam mo, favorite ng coach kasi coach na ako ngayon eh. Coach ka ba? Ayaw nga pa na. Ang tinitingnan ng coach. Ay, medyo yung kay Gako. Ha? Ibig sabihin, yung pinakaunang dumating sa practice, nag-extra siya. Nakikita ng coach yan. Tapos ang pinakahuling umalis dahil may extra. Ikaw ba yun? Nagaganong ka dati? O, yun pala. Kaya hindi ka tumagal. Pero gusto ko na kaya. Kaya lagi nag-trading. Kaya hindi ka tumagal. Gusto ko ngayon nasa coach. Ayan. Sinabi ko nga, ang gusto ng coach, ganun. Yun nga, di ba? Nakikita ng coaches yan lahat. So, baka hindi mo lang alam. Ina-expect ko sa'yo. So, sana kapag nakita kita, kunyari, naging player kita, hindi ko na kailangan sabihin. Yes, bro. Kailangan kusa ka na ay, gigising ako mas maaga. Mamba mentality. Ano sabi ni Kobe Bryant? Shoot it every time. Meron when you open, shoot the ball. Yes. Meron siyang, usually buubunta siya ng practice 6 a.m. Oh, napanood ko yun. Napanood mo yan kay Kobe, yes, di ba? May nauna sa kanya 5 a.m. Oh. Ang ginawa niya, 4 a.m. siya pumunta. Dahil ayaw niyang may mas una sa kanya. Gusto niya siya ang pinakamasipag. Ay, nalaman ni Kobe, janitor yun. Kaya pala maaga. Nalaman ni Kobe janitor. Bad trip, no? Okay, thank you, Richard. Alagaan mo yung souvenir namin sa iyo na kapa. Okay, God bless. Thank you po mga kuya sa mga ano niyo po sa akin, sa motivation, sa mga tulong niyo po sa akin, sa mga payo. Andito lang kami ni Pingris, JJ, lahat ng PBA Moto Club. Baka soon, makasama ka na rin kagaya ni Poy-Poy sa amin, di ba? Hindi naman, siyempre, tayo naman, yung opportunity. Join-join lang, di ba? Opo, opo. Magpasaya lang ng mga tao po. Oh, okay. Thank you, thank you. Amazing po. Salamat po. And God bless sa'yo, Richard. You're amazing. Happy Grassland, you are amazing. Okay, one, two, three. Happy Grassland!